Simula Enero 13, ipapatupad nga po ang gun ban dahil sa paparating na halalan. Kaya asahan daw po ang pagdami ng checkpoint sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Pero ang tanong, ano nga ba ang panuntunan ng mga pulis sa mga checkpoint? Alamin sa pagpapatrol ni Ninya Corpus. Sa checkpoint sa Atimonan, Quezon, napatay ang 13 hinihinalaang gun for hire. Ilang motorista tuloy, hindi maiwasang kabahan tuwing dadaan sa checkpoint. Lalo't sa Enero at 13, sisimulan na ang gun ban para sa halalan at lalong dadami ang mga checkpoints. Medyo kabado. Pero ayon sa PNP, hindi dapat katakutan ang mga checkpoint. Malinaw raw ang guidelines ng PNP tungkol sa mga checkpoint. Unang-una, malayo pa lang ang motorista, dapat alam na niyang may checkpoint dahil may nakalagay na signage. Dapat nakasuot ng uniform ang mga pulis. Hindi pwede ang camouflage o combat uniform. At dahil madaling gayahin ang mga uniform, dapat may marked police vehicle, may patrol car sa tabi. Hindi dapat sa madilim o nakakatakot na lugar nakapwesto ang checkpoint. Hindi pwedeng magpababa ng tao sa kotse, buksan ng glove compartment o likuran ng sasakyan. The general rule is visual check. Hindi nila dapat pababain, hindi dapat sila maghalughog. Ayon sa isang abogado, pwede raw kausapin ng pulis ang motorista pero hanggang doon lang. Kahit flashlight, di pwedeng lumagpas sa car window. Ayaw natin bigyan ng pagkakataon ng mga pulis na ipasok ang kahit na anong parte ng kanilang katawan or kung anumang bagay na hawak nila sa loob ng ating kotse. Kahit na may suspicious na bagay sa loob ng sasakyan, tulad ng puting pulbos na mukhang droga, kailangan may search warrant. Paano mo alam na drug siya? Nakalagay drugs? I doubt. Tanong lang, tanong. Kung may pag-aabuso, pwede raw kunan ng motorista ng video ang inspeksyon ng pulis sa checkpoint at isumbong sa kanilang hotline. Ninya Corpus, Patrol ng Pilipino. Humarap kanina